Hello guys! Welcome back to my channel. This is Anthony. So ngayon ipag-uusapan natin kung paano palakasin ang inyong mobile data connection gamit ang VPN. Yes! So alam ko guys na marami sa inyo ang nakakaalam or naririnig na yung VPN. Pero marami din sa inyo yung hindi gumagamit nito. Okay, so kung hindi mo pa alam yung about kay VPN, please watch this video until the end dahil ituturo ko sa inyo yung step-by-step process. Okay, so disclaimer lang guys, hindi po lahat ng gumagamit ng VPN is successful po na nag-work sa kanila. So maybe hindi mag-work sa inyo dahil po sa location natin. Okay, so before we start, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please don't forget to like, to share, and subscribe, and hit the bell icon below para updated ka pa sa mga susunod na videos na i-upload natin. Okay, so without further ado, let's get started. So ngayon guys, ang gagawin natin is pupunta tayo sa setting ng ating phone. Then hahanapin natin yung mobile network. Open lang natin yan. Then select natin yung mobile data. Okay? So after that, kung nandito na tayo, hanapin lang natin yung access point name or APNS. Okay? Makikita nyo yan. Then dito nakaset ako into default. Ayan. So, naka-default tayo. So, yung ito, i-delete natin yung isa. Okay. So, yung naka-default tayo. Then, dito sa taas, sa may 3-dot na part, click nyo yan. O kaya sa iba naman, merong plus button. Okay. So, click ko yung tatlo. And then, makikita natin yung a new APN. Yung iba, add APN o kaya yung symbol na plus symbol. Okay. So, pag nandito na tayo, okay guys, just a reminder lang. So, make sure na lahat ng ilalagay nating details is the same sa details na ilalagay ko para hindi siya magkaroon ng problema or kaya if hindi tama yung nilagay natin, may tendency na hindi po siya gagana sa inyo. Okay? So, again lang, ang paggamit also ng VPN is nakadepende po siya sa location natin. Okay? Maybe kung sobrang hina ng signal sa location ninyo, hindi siya gaano ka lakas or kaya hindi naman siya gaano or yung iba hindi gumagana. Okay? So, depende pa rin yan sa location natin. So, ang unang gagawin natin is click natin yung name. So, yung name ng VPN natin is Cloud DNS LTD. Okay? Cloud DNS LTD. Ayan. Then, click natin OK. Next naman is sa APN, click nyo lang yan and make sure naka small letter lahat. So, load.net. Yan. Okay lang. Then, hanapin natin yung server. Type natin yung developer.google.com. Developer with s.google.com. Save natin yan. Next naman tayo sa MMSC. Okay, so type natin yung http://load.net/MMS. So ayan, gagayahin nyo lang yan. Then, save natin. So, next naman is pupunta tayo sa MMS proxy. Yan. Type lang natin yung number 46.166.184.102. Then, save natin. Sa port naman, MMS port, type natin yung 80. Ayan. Next naman, punta tayo sa
authentication type. Select natin yung PAP or yung PAP. Okay? Then after that, proceed tayo sa APN type. Select lang natin yung type lang natin yung default. Default. Ayan. Default. And lagay lang natin yung is UPL. Ayan. Then okay. Pagkatapos niyan, proceed tayo sa APN protocol. Make sure select natin yung IPv4 at saka IPv6. Yan. Then sa APN roaming protocol, select lang natin yung the same lang. Okay, yung pangatlo. Then after niyan, sa lower part, sa barrier, click lang natin yung kung ano yung available sa inyo, sa location ninyo, pwedeng LTE, pwedeng HSPA, at saka pwede rin HSDPA. So, sa akin nakalagay, LTE lang, o kaya unspecified. So, click ko lang yung dalawa. Then, pagkatapos niyan, wala na tayong ibang gagawin, isave lang natin yan. Sa taas, may makikita tayo, check, or kayong iba sa baba, may nakalagay na save. So, gagawin natin, isave na natin siya, okay? So, ayan, nakasave na siya. So, hindi ko muna siya isi-set. Ang gagawin natin is magte-test tayo ng SpedNet natin, okay? Saan ba nakalagay? Okay, dito. Okay, select natin yung go para malaman natin kung gaano kalakas yung ating connection bago tayo maggamit ng APN. Okay? So, aantayin lang natin siya na matapos. So, yung ating download, medyo mataas na siya, nasa 33.6 Mbps. Okay? Yung upload naman natin, medyo mahina yung upload natin, is nasa 1.20 Mbps lang. Okay, so ngayon, balik tayo. I-X natin yan, dito tayo balik. I-select lang natin yung VPN natin, i-on natin. Okay, so pag nandyan na, so wait lang natin yan na mag-on yung data natin. Okay, so balik tayo ulit, iti-check lang natin yung ating sped test. So click natin yung go. Okay, wait lang natin. Okay, antayin natin na matapos. So, ngayon, yung current natin na sped test natin is yung download na sa 42.1. Okay, so tumaas yung download natin. Then, yung upload naman natin is mababa pa rin siya. Okay, so nasa 1.17. So, yung download lang yung nag-change yung ano niya, yung bilis tumaas. Okay, so I think dahil yan sa signal natin ngayon, medyo mahina talaga dito sa amin. And ayun naman guys, makikita natin na mayroong pagbabago. Okay, so para makita natin, dito click natin yung 3 dot sa taas, then may result dito. Okay, ito yung current kanina, nasa 33.6, then yung Mbps naman is 120, then pag ginamitan natin ng APN, naging 42 yung download at the same lang din, almost the same lang yung upload. Okay, so I hope guys na meron tayong natutunan at meron at nagustuhan natin yung video na ito. Huwag natin kalimutan i-share sa ating mga friends, okay? So thank you for watching guys. Goodbye.